Hi guys, this is Mark Dyke and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Karamihan sa mga fans ay inaantay na kung sino mga Phil foreigners ang eligible na at pwede nang sumali sa 2022 PBA Draft. Pero maliban sa mga Phil foreigners ay may ilan ding local players ang dapat bigyan ng atensyon na posibleng maging impact player din sa PBA. Kaya pag-uusapan natin ngayon ang plano ng dalawang local prospects na ito. Sisimulan natin sa 6'3 forward na si Mark Dyke. Halos dinominate lang sa ilalim ni Mark ang mga nakalaban niya sa NBL Philippines at sa MPBL Invitationals. Kitang-kita na talagang PBA ready na siya. Kaya't recently ay naisipan kong tanungin siya kung 100% sure na ba talaga siyang sasali sa draft. At sinabi niyang oo. Lumipat naman tayo sa 5'10 point guard na si Fran. Halos lahat ng minor league this pandemic ay nasalian na ata ni Fran. Papa Bismin Cup, Phil Basket at MPBL. Kahit sa dami ng experience na ito maliban pa sa pagkaka-champion niya sa NCAA, ay malamang ready na siya sumali sa draft. Kahit naisipan ko rin siya tanungin kung nasasali na ba siya sa upcoming draft. At sinabi niya na sa ngayon ay di niya pa alam kung sasali na siya. Hopefully ay sumali na itong si Fran dahil ngayon pa lang ay nakikita kong surefire second rounder na sila ni Mark na talagang magpapalalim ng 2022 PBA draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room. Shoutout nga po pala sa mga ka-draft room natin na sina Edwin Dubibar, at Kindots Lucanas.